Hello guys, JBX01 here. Alam nyo ba na yung melted candle or yung pinagtunawan ng kandila ay pwedeng gawing fire starter? So guys, ayan, samahan nyo ako. So ayan guys, since monsoon season dito sa atin, dito sa Pilipinas ngayon, and still marami pa rin sa atin ang nag-enjoy ng outdoors, gagawa tayo ng waterproof na fire starter slash pwede rin siyang maging ilaw for a few minutes. Ang kakailanganin lang natin is yung pinagtunawan ng kandila, tapos ano siya, foil and then thread. Yun lang ang kailangan natin. So samahan nyo ako guys, gawin natin step by step. So ayan guys, ang first na gagawin natin is i-prepare natin yung mga kailangan. So yung foil, finold ko siya na parang roof. Yung yan, ganyan siya. At the same time, prepare ko yung pocket portable stove ko. And then, pwede kayong gumamit ng kahit na anong tin o lata para tunawin yung ano, yung candle natin. So ayan siya. And mag-prepare na rin kayo ng thread. Ayan guys. So ang gagawin natin is gawa tayo ng shape ng roof. Ayan, ganyan. Ganyan siya. Tapos straight natin. Isang thread. Ayan. Ayan siya kung nakikita nyo. Ayan. 1, 2, 3. Bale, tatlo siya. Ayan siya guys. So, umpisa na natin. Sindihan na natin to, yung fire starter natin, tapos i-melt natin siya. So ayan guys. Ayan. Ayan guys. So antayin na lang natin siya na mag-melt. And babalikan ko kayo. So ayan siya guys, melted na siya. Gagamit ako ng spoon para i-prepare na to, itong fire starter natin. So ayan, kuha ko. Pakunti-kunti lang. Ayan. Ayan siya. So ayan. Pakunti-kunti lang siya guys. Ayan guys, so lagyan na natin. Speed lang natin lahat. Ayan, so nalagyan na natin siya. I-rest muna natin siya. Hello guys, so since umaambon na naman, umuulan. And siya guys, oh. Ayan. Maulan na naman siya. So ayan, since maulan siya, dito muna change venue muna ako. So papakita ko na sa inyo yung ano, yung ginawa natin. Ito na siya. Ganyan yung itsura niya. Ayan. So next step na gawin natin is tanggalin natin siya. Tanggalin natin siya dito sa groove na to. And then samahan niyo ulit. So ayan guys, ito na yung ano, yung finished product natin, ayan. Ooh, look. And guys, ganyan siya. So since ganyan siya, kanina yung thread natin is 2-ply siya. So ganyan. Pwede nating ihiwalay na ganyan, kahit ganyan lang kahaba, same time sa isa. Ayan, ganyan. Ganyan siya. Tapos itong isa, ganun din gagawin natin. Ayan. Ayan.
Tapos ang next step natin is i-ano natin sila, i-bind natin sila. I-twist mo lang na pa ganyan. Pwede mong i-twist na ganyan. 'Yun yung isang option. Twist. Siya. Ganyan yung itsura niya. Tapos option ninyo kung idagdag pa ninyo tong isa or separate na to or idagdag niyo dito. Pero kung para sa akin kasi pag dumpy environment, lalo pag umaambon tapos malakas ang hangin, mas magandang ano siya, 6 yung gagalingan ng apoy. So nakaganyan siya, ganyan mo lang. Yan. Dagdag mo yung isa. For additional. Yan. Ayan na siya, guys. O, diba? Para lang siyang 3. So, since may mga natira pa tayong candle, since may natira tayong candle, i-ano natin to, kapalan natin yung wax dito sa thread natin para mas ano siya, mas effective siya and long life siya kaysa pagkaganito lang is kwan, approximately 1 to 2 minutes lang ang kaya nito or more. Hindi ko pa kasi na-try. Pero pag dagdagan natin, pakapalin natin dito, para rin siyang normal na candle lang na na sisindihan. So para hindi sayang yung foil natin, gawa tayo ng square shape and then at the same time i-soak uli natin to. So ayan guys, i-shape muna natin to. So ayan, bali ganito ang ginawa kong shape. Yan. Ang maging kwan is churanes, ganyan. Oops. Ganyan ko siya ilalagay. Ganyan. Tapos lagyan uli natin ng wax yung tunaw pa. So ayan guys. So ayan guys. Ganyan na siya. And ito yung tunaw na wax natin, yung pinagtunawan ng kandila. So ilagay natin. Oops. Yan. Sorry sa paligan yan siya. Gamitan ng kutsara. Yan siya guys. So nakikita natin medyo nagano na siya. Mag-umpisa siyang mag-dry. So lagyan uli natin siya. Natutunaw yung pagka-bind nila. So ayan guys, ganyan lang siya. Tapos antay natin. Ayan guys, so ito na yung finished product natin. Ayan. Makita nyo pa siya. Medyo hollow pa siya. Hindi pa siya gano matigas. Pero gusto ko siyang i-shape na parang round. So habang soft pa siya, gaganyan ko lang siya. Ayan. Ayan guys. So ayan. Ganyan na yung itsura niya. So kung gagamitin nyo siya as kwan, kung gagamitin nyo siya as fire starter, kung magsisindi kayo, pwede ninyong sindihan lahat ang mga to. Or pwede rin ninyong gamitin siyang bilang kandila. So double purpose siya. Pwede ninyong tanggalin dito sa foil o hindi, as is lang siya sa foil. Ayan. Pero mas maganda as is siya sa foil, tapos i-seal lang ninyo dito sa baba para yung leak niya dito rin sa loob at saka sa labas. Yun. So ito na yung fire starter natin. Abangan nyo na lang sa next na video ko kung yung
paggamit ko nito as first starter. So guys, maraming salamat. See you around.